So, good morning po and good evening sa ating lahat na present po ngayon sa ating Bible study. So, nandito naman po ulit ako for, though I am not in a position or perfect po para mag-share ng mga salita ng Diyos, ay pipilitin ko para try ko po na maging okay po itong ating pag-aaralan today. So, bago po tayo mag-umpisa, ay basahin po muna na sino po kayo pwede magbasa? Ako na, start ako. Psalm 51, verse 1. Ang sabi ito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassions, blot out my transgressions. Verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Basahin ko verses 3 to 4. For I know my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have against you. You only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Amen. Pakituloy po. Tuloy ko na? Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Verse 6, yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sin and blot out all my iniquity. Verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Verse 16, you do not delight in sacrifice or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifices of the righteous. In burnt offerings offered whole, then bulls will be offered on your altar. Amen. Thank you, Ani. Welcome po. Try ko lang po itong medyo na naninibago ako dito sa aking bagong tigla pa. Ang nakikita nyo pa ay yung reading. Tapos, nasa na ba? Wait lang. Test. Ayaw stop sharing. Tapos ano na yun? Ah.
Hanap ko yung ano natin, yung Zoom. Ayaw mo mabas yung Zoom ko. Yun talaga. Package pa, ano na lang. Pa-share. Ano pala? Hindi ko nakita. Ayun, nakita ko na. So, ang ating pong pag-aaralan ay yung about sa repentance. What was David? Ito ba? Teka, i-open ko lang po dito. So, what was David's reaction after realizing that he had sinned? Some people do not ask for mercy from God after they have sinned. Instead, what do they try to do? So, yun po yung tanong. And, isang po, ano po ba yung, magtatanong lang po ako, ano po bang nararamdaman natin kapag tayo at nagkakamali? Kuya Kitch, Kitch, ano po bang nararamdaman natin pag tayo nagkakamali? And, guilt feeling. Ano po ba yung pakiramdam ng guilt na yun? Anong yung pa-specify nga po yung pakiramdam ng katawan natin, mag-isipan natin. Ano po yung guilt? Ayun. What about the possibility? Ate Gray? Ano? Pag ano, pag nagkakasala ako, ano, nahihiya ako. Saka parang ano, hindi ako mapakali yung unease, yung ano ko, wala akong peace of mind. Minsan parang in gusto, ayun. In particular, paano po nahihiya tayo? In the sense po, yung shame na nararamdaman ko, tuhong yung pakiramdam natin. Ako tingin yung nahihiya ako sa Diyos, parang ganun. Ayun. And at the same time, siguro, yung nangyay tayo sa first of thing na sa asala. Parang gano'n. Ang nata, Ate Lee. Uh-oh. Okay. So, how about po si... Kuya Bob, ano pong nararamdaman natin kapag tayo ay nataka? I deserve to blame. To blame myself. Okay. Na sinisisi yung sarili. Pag ganun din ako. Parang pag nagka-comment. Pato ko. Sarili ko. Okay. Meron pa po ba? Hello. Yes po. Good morning. Good evening po. I-ikwan ko lang yung nangyari si ano, si Judas ba? Kasi,
hindi siya ano, yung bang some people that ask for mercy from God. Yung makita niyang nagsasuffer na si Jesus Christ, hindi siya, parang nag-guilty siya, pero yung, hindi siya, parang hindi siya humingi ng tawad eh. Kasi na-realize niya, madi siya. Pagkatapos, yun di ba, binalik niya yung pera dun sa, ano, dun sa mga Jews na yun. Pagkatapos, gusto nga niyang, ano ba, yung parang yun ang, ano niya na, kala niya pag binalik niya yung pera ma-release na si ano si Jesus Christ. Yung parang hindi ano yung ano niya, parang wala siyang repentance ba, kasi ano, parang hindi naman siya nagsisi. Sabi niya, ayaw, mali yung ginawa ko, babalik ko yung pera dun sa ano. Pagkatapos ayun, yung parang sinisi niya yung ano, yung mga ano, kasi binigyan siya nung 30 silver ba yun, kaya parang wala siyang ano, hindi siya nagsisi sa nung mga pagkakataon na yon. Parang akala niya kaya niyang isolve yung ano, yung guilt feeling niya na ala hindi siya dumaan dun sa paghingi ng tawad kay Jesus Christ, o kaya hindi man lang siya gumawa ng paraan ba na makalapit kay Jesus Christ, na tulungan siya, o kaya gumawa siya ng paraan sa mga sandaling gabi. Kaya kaya ang nangyari ayun, yung parang sa sobrang ano niya, nagpakamatay siya, parang hindi niya nakaya yung ano, yung guilt feeling, kaya nag-resolve siya dun sa ano, sa site na ano, na mga pagkakataon eh. Yun lang po. Okay, thank you po, Mami. Yung dito po sa ano, sinasabi nga po na some blame others. David could have blamed Bathsheba for tempting him. And some give all sorts of excuses. Alin po dito ang ating nararamdaman? Tayo po ba ay mahanap ng blame sa iba kapag tayo ay nagkamali? Yung imbis na ang sisihin natin ay ang ating sarili, ay ang sinisisi natin ay ang ibang tao sa ating pagkakamali. And some give all sorts of excuses. Parang nagkamali na nga tayo, tapos parang hinahanapan pa natin ng parang lusot yung ating pagkakamali. And yun ay arad lang daw makover yung ating sin. And hindi din okay yun, no? Yung para matakpan yung ating pagkakamali sa batay. And yung number three, some try to avoid God. Yung iba, kapag ka nagkamali, alam natin na we committed sin against sin sa ating Ten Commandments. Kapag ka ganun, may mga tao na imbis na magbalik loob, imbis na magsisi, imbis na umpisa lang kanyang kasalanan, ay mas lalo pa niyang inilalayo yung kanyang sarili sa Diyos. And David could have tried to avoid God, but by refusing to see the prophet Nathan. Yung son number four po, some try to give offerings to God, hoping to take away God's anger, like giving more contributions. Sa panahon po natin ngayon, marami pong ganun na, parang yung kamukha po nung kay Robin Hood, yung nagmimigay siya ng tulong sa mga mahihirap. Pero yung kanyang tinutulong sa mahihirap ay galing sa pagnanakaw. So, yung iba, kinocover niya na akala nila ay magiging mabuti yung pagtulong sa iba para mapagtakpan yung kanyang kasalanan. David did not do any of the above. So, dun po sa Psalm 51, a true child of God has only one recourse, and that is to cry out like David. Lord, yung nagsisi siya sa kanyang kasalanan, na inamin niya yung kanyang kasalanan, at lumapit siya sa Panginoon. Lord, have mercy. So, tanong ko lang po, how do we usually react kapag po yung kamukha po kanina nung tinanong ko po na ano po yung naramdaman natin kung tayo nagkamali? Ano po yung usual reaction natin kapag tayo ay nagkakamali? Ati Jam, Babam, it's your turn.
ano, ako naiinis ako sa sarili ko. Pag lalo na pag halimbawa alam ko namang kasalanan tapos biglang magagawa ko siya dahil na tempak na gawin siya. Ganun, naiinis ako sa sarili ko. Pero after nun, nagdadasal ako after kasi pag nagkakasala ako na sana pag halimbawang mangyayari ulit yung kasalanan na yun, ano, may yung ma-remind ba ako na huwag nang gawin. Yun, ganun. Okay. Thank you, John. How about po si Kuya Ken and Ate O? Hello po. Ngayon din po, parang medyo may pagkaroon ng guilt or inis sa sarili kasi nagawa rin yung kasalanan. But then, we always ask for forgiveness. Immediately ask for forgiveness from the Lord as soon as we realize na we have sinned. Okay. How about po si Ate O? Hello po. Yes po. Ayun po, parang actually ganun din. Pag na-realize ko na I have sinned, nagigilty ako. Paulit-ulit kong naiisip yung nagawa ko na sana ganito pala yung ginawa ko, sana hindi ko na lang ginawa yun. Yung ganun. Yung guilt, matindi po yung guilt. Thank you po. How about si Ate Shane? Hello po. Ganun din po. Same lang po na nakakaramdam po ng guilt. Tsaka at the same time po, parang gusto mo agad baguhin yung nagawa mong mali. Pero hindi naman po laging ganun kadali na mababago mo agad. Kaya gagawin mo na lang po, magpipray ka na lang po and then mag-ask ka na lang po ng forgiveness kay God. Kahit nagigilty ka pa rin po. Pero pero at the end din po eh, ano, na mawala din naman po yun. Basta nagpapatuloy lang po yung pag-prepare po. Okay, thank you, Ate Shen. So, yun nga po. Kamukha nung mga senior niyo po, madalas ko rin pong maramdaman kapag ka po ako ay, how do I usually react? Parang nahihiya. Yun, kamukha po nung sabi ni Pink. Na para kang nahihiya, hindi lang sa sarili mo, siyempre kay God, dahil kamali ka. Tsaka iba yung guilt talaga, na parang hindi ka mapakali yun. Wala, totoo yun, walang peace of mind. So, kagabi, totoo niya, nung sinabi ni Kuya Kitch na mag-share, kami ang teacher ngayon ni Kuya Roderick. Kaya lang Kuya Roderick ay medyo hesitant, no? So, 1 week ko siyang kinukulit. 1 week kong kinukulit na. Talagang to the point na halos awayin ko na mag-talk ko naman. Kaya lang talaga hindi parte ng Kuya Dick yung pagsasalita. No? So, okay lang ako. Sige. Di ako uli. Ako uli. Sabi, Mami, kaya mo. Ikaw na eh, Mami. Ganyan, ganyan. Ko yung salita ng Diyos. Eh, yung lang pag-games sa yung games sa ano. So, the point na halos awayin ko na. Mag-talk ko naman. Ganyan, ganyan. Pero talagang hindi niya siguro pa, hindi pa niya kawaling para mag-talk. So, yun, kagabi, sabi ko, bago ako magsalita ngayon, nag-re-reflect ako kagabi. Ganun ako bago matulog. Even kapag sa pagtuturo, bago ako mag-umpisa yung lesson plan. Although hindi naman ito lesson plan, sabi ko nga, I will just ask the Holy Spirit na i-guide ako kung ano yung bumukas sa bibig ko, hayaan niya na ito yung maging madumaloy, no? Dumaloy sa sasabihin ko kung ano yung sinasabi niya. Kagabi, bigla akong napanood yung sa YouTube, yung isang basong tubig. Aghahanap kasi ako ng isang magandang yung pang-motivate kung paano ba yung clean heart. Kung makikita natin doon sa Psalm 51, no? Yung create in me a clean heart, put a new and right spirit within me. Di ba kapag naglagay tayo ng isang basong tubig,
sa baso, tapos hawakan natin yun. Hawakan natin yung baso sa YouTube na yun na panood ko. Ang tanong ng professor, gaano ba kabigat o gaano ba yung laman ng tubig na to? Yung apansiin dun sa hawak niya. Halimbawa ito yun. So, ang sabi nung iba, 8 ounces. Yung sabi, sagot naman ng iba, 12 ounces. Ganon, and so on and so forth. So, ang sinasabi ni professor doon, kapag sa una mong hawak ng baso, sabihin natin na ito yung kasalanan natin. Hawak mo siya, dala-dala mo siya. Pag unang dala mo siya, parang magaan pa, no? Yung pakiramdam mo. Pero tumatagal yung kasalanan mo, yung nandun sa bigat ng baso, nandun na yung bumibigat ng bumibigat yung baso, nandun na yung nangangalay yung braso mo, nangangalay yung kamay mo, parang ganun din yung kasalanan. Kapag matagal yung kasalanan sa katawan mo, sa'yo, na hindi mo inamin yung kasalanan mo, hindi mo siya pinagsisihan, para kang humahawak ng baso ng matagal. So, di ba, mabigat, tsaka nakakangalay. So, yun na lang yung naisip ko na siguro yung create in me a clean heart. Put a new and right spirit within me. Parang sa baso, kailangan kapag ka hindi na, kailangan itapon mo siya para lagyan mo siya ng malinis na bago. Para din sa puso natin. Kailangan i-let go natin yung mga bagay na nagpapabigat sa ating sarili para magpanibagong buhay tayo. So, yun po yung nakita kong parang sinasabi dun sa song mo, dun sa Psalm 51. So, what are the prerequisites for one to be forgiven? So, ano nga daw po ba yung kailangan natin para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan? So, number one po, dun sa makikita natin, he must know that he has sinned. Kailangan po acknowledge natin na tayo nagkamali. Sino po ba nakakakilala sa ating sarili? Di ba tayo rin po mismo? Walang iba pong nakakakilala sa atin. Syempre, higit sa lahat ang Diyos. Pero tayo mismo sa sarili natin, alam natin kung sino tayo at ano tayo. Kaya alam din natin pag tayo nagkamali. So, hindi man natin sabihin o share sa iba. Kapag nagkasala tayo, alam natin sa ating sarili, yun yung guilt natin na hindi natin masabi, hindi natin kailangan ma-admit natin yun sa ating sarili. Pag minsan yung iba in denial, no? And number two, kailangan daw natin i-confessal. No? He must confess the sin he has committed. Nung panahon nung ako yung bata pa, elementary ako, meron akong kaklaseng Mormon. So, paano ba daw siya kukumpisal ng kanyang kasalanan? Nagtalo pa kami noon nung si Makoy. Si Makoy na classmate ko nung elementary. Grade 2 kami. Parang mag-grade 3 yata kami noon. Magpa-first communion. Magpa-first communion kami. De, kailangan magkumpisal. Yun yung unang kumpisal eh. So, yung he must confess the sin he has committed. So, paano ba tayo nagko-confess ng ating kasalanan? Sabi ni Makoy, direct kay God, na magdasal ka. Sabi mo kay God kung ano yung naging kasalanan mo. And then, pagkatapos, humingi ka rin ng tawad doon sa pinagkasalanan. So, sa atin mga Katoliko, ang practice natin is kailangan magkaroon tayo ng self examination or yung examination of conscience. Kapag na-admit mo na sa sarili mo yung kasalanan mo, then pupunta tayo sa pari para ikumpisal yung ating mga kasalanan. Mabigat o magaan yung kasalanan. Pareho yun eh. Kasalanan pa rin yun. And then, bibigyan ka ng parusa dun sa kasalanan mo. Pagdadasalin ka, tapos sasabihin niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin para ano na yung kasalanan mo. Mawala na yung nararamdaman sa bigat sa sarili mo. Kung pinagdadasal ka, nagdadasal ka sa Diyos, humihing ka ng tawad. And then humihing ka rin ng tawad at the same time yung sa taong pinagkasalanan. So dun sa letter B, against whom did David say he sinned? So makita natin yun sa
sa verse 4 ng ating binasa. Yung against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. You, so you are right in your verdict and justified when you judge. So, ang sabi dito ay, what is sin? Ano po ba yung kasalanan? And against what standards do we measure ourselves when you say we have or had sin? So medyo nagbasal po rin ako ng konti kung ano po ba yung kasalanan. Siyempre, yung kasalanan na tayo ay sumuway sa utos ng Diyos. And ano po ba yung nagiging epekto ng kasalanan na yun sa atin? Against what standards do we measure ourselves when we say we have or we have not sinned? Yun nga po, ano po ba yung standard natin kapag ka tayo ay paano po ba nasasabi na tayo ay nagkasala? Ano po ba nagiging standard natin? Paano po natin nasasabi na tayo ay nagkasala o nagkasala sa ibang tao? Ano po yung nagiging standard natin para masabi natin na tayo nagkamali? Sino po yung joke? Kay mama yan, ano kasi yung phone niya? Ah, apo si Mami Jetty. Mojo. Apo. Tita Ani, ano po yung standard po natin or measurement na masasabi natin na tayo ay nagkasala? Paano natin nasabi na nagkasala tayo? Dapat tayo, ang standard natin talaga is yung Word of God. Kung ano yung sinabi ng Word of God na mali, it's mali. Kung ano yung sinabi ng Word of God na tama, tama. Kasi karamihan ngayon, yung what seems wrong sa or what seems mali. Kung karamihan ngayon, yung mga mali sa mata ng Diyos o sa standard sa Word of God, culturally, accepted na eh, tama na eh. So parang sinasabi nila subjective, 'di ba? Pero praise God or you know, ano ba yung sinasabi nila na ganun? Ano 'yun? Cool. Ano yung term lalo na dito sa US na ano, ang standard natin to make this ano, yung short answer is the Word of God. The Word of God, kung ano yung sinabi ng word na mali, mali dapat i-accept natin. Hindi na tayo dapat mag-justify. Doon sa mga hindi nakakapagbasa ng Word of God, merong binigay sa atin yung conscience. Kasi nilagay sa atin ng Panginoon yun eh. Alam nila yung tama at mali. But for those who are Christians and who read the Word of God, ayun ang absolute truth. Ayun ang ating standard, the Word of God. Po yung, Thank you, Tita. Ayan. So, yun nga po yung tama po si Tita. Yung kapag ka the more na nagbabasa po tayo ng Bible at sumusunod, the more na mas narilinawan tayo kung ano po ba yung against sa will po ni God, yung utos ng Diyos na pag sinuway po natin yun, yung kasalanan. And yun nga po yung konsensya natin. Kaya nga po, di ba, pag po nagkakasala tayo tapos kapag ka hindi niya alam na siya'y nagkasala at parang pinaninindagan pa rin niya yung kanyang kasalanan, sinasabi natin doon sa tao, wala siyang konsensya. Kasi pag sinabing, kasi, di ba, sino po ba sa atin nagsabi na, nakapagsabi ako, honestly, I can say, isa ako sa mga tao na kapag nakita ko, alam ko nagkamali siya. Tapos, parang pinanindigan niya yung pagkakamali niya. Parang wala siyang pakialam na nagkamali siya. Parang nakita ko sa kanya na talagang nagkamali siya. Lagi kong naiisip sa sarili ko, wala siyang konsensya. Pero, yun nga, bakit nga ba yung iba walang konsensya? It's because siguro may dahilan kung bakit nawawala ang konsensya. Although, existing yung konsensya sa atin. Yun ang pagkakaiba ng tao sa hayop, na tayo ay may konsensya. Hindi ka mukha ng aso, pag namatay, namatay na siya. Ang tao, yung kaluluwa niya, mapupunta either sa heaven or sa hell. So kaya, tingin ko,
ito yung nandito tayo sa mundo para maano natin kung karapat-dapat ba tayo sa paghahari ng Diyos ay kailangan gawin natin kung ano yung dapat at will ni God, gumawa tayo ng mabuti. So, yun po yung sigurong norm, tama si Tita, na standard natin is to read the Bible and to know what is truly right and just na gawin natin para maiwasan natin yung pagkakasala. And letter C, what are we usually thinking of or of after we have sinned? So, sa number one po, diba, kapag po tayo ay nagkamali, bothered tayo eh. Parang nalilito, parang hindi ka uneasy, no? Uneasy ka, hindi ka mapalagay. Some are very conscious of what other people will think or say. Minsan yung iba, hindi siya yung nahiya siya sa ibang tao na ano na lang sasabihin ng tao pag nakita yung nagkamali ako. Iniisip niya lagi ibang tao na anong sasabihin ng ibang tao sa pagkakamali ko. Hindi niya iniisip na anong sasabihin ng Diyos or mararamdaman ng Diyos sa ginawa kong pagkakamali. The first reaction of a person kapag ka nagkamali, lagi conscious siya, nahiya siya sa tao. Hindi niya, pero dapat pala, mas mahiya tayo sa Diyos. Kasi dun sa kanya tayo talagang nagkamali. So, although yung din nagkamali tayo sa ibang tao, nahiya din tayo dun sa pinagkamalian natin. And number two, some are afraid of the punishment. Takot tayong mga kamukasa dito sa mundo. Diba, meron tayo batas ng tao. Nung nagtuturo po ako ng edukasyon sa pagpapakatao, meron batas ng kalikasan, batas ng Diyos, batas ng tao. Batas ng Diyos versus batas ng tao. So, yung tao, pag nagkasala tayo, ba, nagnakaw tayo, nakukulong. Pag nahuli siya, may ebidensya, makukulong siya. Pumatay siya, makukulong siya. Life sentence. Kapag kumuha siya ng mga, again, sa batas ng tao, may parusa. Doon siya takot. Doon sa mat, makulong siya. Takot siya, pero hindi siya natakot sa parusa ng Diyos. Yun po. And number three, a true child of God is more concerned with grieving his heavenly Father against whom he has sinned. Do we feel this way? Nararamdaman po ba natin itong pakiramdam na ito na every time we sin na a true child, sabi nga daw po dito sa number three, ang totoong anak ng Diyos ay mas concerned siya dun sa mararamdaman ng Diyos na kapag tayo nagkasala, tayo po ba ay gano'n? Now, do we feel this way every time we sin? Yun dapat po ang una nating maramdaman ay na nahihiya tayo sa Diyos. Nalulungkot tayo sa ating kasalanan sapagkat nalungkot ang Diyos sa ating kasalanan. Yun po. And then, yung pong letter D, why can we be confident that we will be forgiven if we acknowledge and confess our sins? Nung bata po ako, syempre, pagka, di ba, magkukumpisal, kailangan magkumpisal ako, kailangan patawad na tong kasalanan ko na to, para ano, and if we acknowledge, minsan nagiging parang rutinary. Noon po nung talaga nung kasagsagan ng yung parang nung elementary ako tsaka nung high school, gusto ko po nang umumpisal talaga. Parang pag hindi po ako nagkumpisal bago magsimba, nung po talaga bago magsimba, parang naging kaugalian ko na, naging ugali ko na bago ako magsimba, magkukumpisal po muna ako para bang karapat dapat ako sa pagtanggap kay God. Para kasing pagka tumanggap ka ng, di ba po, ng host, yung ostya na nire-receive po upon sa mass, gusto ko po pag tumanggap ako nun, karapat-tapat po ako dun sa pagtanggap na yun, na si Jesus Christ po yun. Tinatanggap natin ng Diyos. Kung tayo ay yung kakumpano dun sa isang basong tubig na, madumi po yung tubig na nakalagay dun sa baso, parang paano po makakapasok si God sa atin? Yun po yung ano. So, why can we be, paano natin nasasabi na tayo? Why can we be confident that we will be forgiven?
So Jesus Christ worked on the cross and God's promise dun po sa in John 1 John 1:9. Meron po ba tayong Bible doon? May hawak po ba kayong Bible din? Pwede po ba natin basahin konti po yung about dun po sa God's promise sa 1 John 1:9? Babasahin po ba? Aha, baba. Si Kuya Ken na. First John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay, salamat po Kuya Ken. So yun po yung nilalaman nung if we confess our sins, no? So, ang reflection po natin is, as I stand before God now, what specific sin should I confess? Halimbawa po ngayon, halimbawa po, nandiyan po si God. What specific sin should I confess? Ako po, masasabi ko na marami. Siguro yung dami ng buhok ko, palagi ko, ito na rin po yung dami ng nagawa kong mga kasalanan. Parang sa dami mula bata hanggang pero nagkasala po tayo at papaano po yung nagiging action po natin, iniiwasan na po ba natin yung pagkakasala na yun? Kapag ka po nagkasala tayo ay hindi na po ba natin nagpa-promise na po ba tayo kay God na hindi na po natin uulitin yung kasalanan? At ano po yung ginagawa nating action upon doon? Gumagawa po ba tayo ng mabuti? At ini-encourage po ba natin yung iba na iwasan ang pagkakasala? Nagiging magandang example po ba tayo sa iba para hindi tayo, para hindi din sila magkasala? Yun po. So, kung nasa harapan po natin, na, alam na si God is everywhere. God is everywhere. Halimbawa po, nandiyan si God, ano po yung i-confess natin? Kung ganyan sasabihin natin kay God. Yun po. Halimbawa po, ngayon, ano po yung, hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa, ano po yung mga kasalanan natin na nagawa the previous days, the previous weeks, hindi pa po natin nasasabi kay God. Hindi po natin kinoconfess at hindi po natin inihingi ng tawad kay God. I-relieve ko na lang po sa inyo. And letter B po, what are the results of being forgiven? Doon po sa verses 7 to 12 po ni Psalm 51 ay sinabi po doon na ano po ba sinabi doon? Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit. Yun po, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain. So, ganito po yung nawawala sa atin kapag tayo ay nagkakasala. Yung pong presence po ng Holy Spirit, yung pong yung po yung hindi na nawawala na po yung mga gifts na binibigay sa atin ng Holy Spirit. So, dito po sa Psalm 51 ay bago ko po sabihin yung ano po ba yung mga binibigay sa atin ng kapag kasi hawak ang kasalanan kapag po yung kasalanan nasa atin pa. Nawawala po yung mga biyaya ng Espiritu Santo sa atin. So, isa na po diyan yung biyaya ng pagiging kalma,
yung biyaya ng pagiging masayahin, yung joy, di po ba yung mga biyaya na yun, na gifts ng Holy Spirit sa atin. So, ito po yung mga fruits ng Holy Spirit kapag tayo ay in the presence of God, at naiiwasan po natin yung pagkakasala, yung pagmamahal, yung kasiyahan, yung ligaya, yung inner joy. Iba po kasi yun eh, hindi mo ma-explain yun. Yung pakiramdam mo sa sarili mo magaan. And yun nga po yung peace, yung kapayapaan, yung nararamdaman mong peace of mind. Hindi unexplainable po yun eh. Maaring outside, we can be deceiving, pero kapag tayo, hindi natin maloloko yung sarili natin eh. Yung peace of mind sa sarili natin. Alam natin kapag meron tayong kapanatagan. And then yung patience. Kapag po tayo ay nasa power of the Holy Spirit, yung pong pasensya natin sa lahat ng bagay ay nahaba. Hindi po tayo bugnutin, hindi po tayo mabilis magalit. Na po, yung kindness, yung nagiging mas extended, yung mas nagiging ano po tayo, yung nagiging lalo pa tayong gumagawa. Para po siyang yung kabutiang ginagawa po natin, nagmumultiply po siya. Kapag po every time na mabuti yung ginagawa natin, parang we seek on always doing kindness, nagmumultiply talaga siya. And yung goodness po, at the more na gumagawa tayo ng kabutihan, na iniwasan natin magkasala, yung pagiging faithful kay God, nandun. Nandun po siya. Nagiging mas madasalin tayo, parang kulang ang buhay natin. Kamukha last time, wala tayong, kulang, may kulang. Parang hindi hinahanap-hanap mo yung mga bagay na alam mong mapapalapit ka sa Diyos. Yung mga prayer meetings, mga daily prayers mo, mga daily devotions mo kay God. From morning till night, mula pagising mo hanggang pagtulog mo, na laging si God yung tinatawag mo. Every time na may gagawin ka, maggagawa ka ng decision, si God yung sinisik mo. Hindi ibang tao, hindi ka humingi ng, although may mga tao na nagko-confide ka or humingi ka rin ng payo, pero laging si God yung inuuna mo, para yun yung presence ng kapag ka naiiwasan natin yung pagkakasala. Yung Holy Spirit ang nag-work sa atin para tayo ay mas lalong maging mas kalugod-lugod sa mata ng Diyos, at iwasan natin yung pagkakasala. Yung gentleness, nandun din. Yung pagiging maayos natin sa lahat ng bagay. And then yung self-control, na alam natin, ito nga yung ating difference doon sa blind, sa pagkakasala. Doon sa mga hanggang ngayon ay nagbi-blame ng iba sa kanyang pagkakasala. Yung mga taong hanggang ngayon ay nagagawa pa rin ng excuse sa kanyang pagkakasala. Ang advantage po ng taong nasa presence ni God at sa presence ng Holy Spirit ay malakas ang kanyang self-control. Ito po yung ating difference, a true child of God's difference. Yung self-control natin ay matatag, malakas. Alam natin kasing kasalanan yan. Acknowledge natin ang kasalanan yan. At alam natin na kapag nagkasala tayo at ginawa natin yung kasalanan na yan, hindi lang tayo nagkakamali sa tao, kundi nagkakamali tayo sa Diyos, at nagkakamali. Lalo tigit ay ibinabaon natin ang ating sarili sa pagkakasala. Bumibigat ang ating pakiramdam. Nanghihina tayo physically, mentally, emotionally. Lahat ng me, no, yung spiritually ay nawawala. Yun yung time na parang, yun yung nagiging reaction ng tao, lumalayo siya sa Diyos. Lumalayo siya. Nalulungkot ako kapag may nakikita akong mga, ako personally, ay nalulungkot kapag may nawi-witness ako na imbis na bumalik siya sa Diyos, ay lumalayo siya sa Diyos. Parang masyado niyang sinisisi yung sarili. Makasalanan na nga ako. Hindi na ako. Parang yun yung nagiging tendency ng tao eh, dahil makasalanan siya. Hindi siya nag-describe na bumalik sa Diyos. Na dapat
mag-strive siya na imbis na hindi niya na mamalayan na the more na inilalayo niya yung sarili niya kay God, the more na yung pagkakasala ay parang lagiging prone siya. Yung temptation, lalo siya natetempt. Dahil nga, nawawala yung spirit or divine guidance ng Holy Spirit. Yun po. Ito nga po. So, yun po yung result of being forgiven. Dahil kapag tayo pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan, when a man's sins have been forgiven, what are the results? Nalilinis tayo, our heart. Ang sarap ng pakiramdam, ang sarap maglakad. Ang sarap kaya maglakad ng may ulo. Di po ba? Ang ibig ko po sabihin doon na, pag ikaw ay headless, yun yung mga kapakasalanan. Yung naglalakad ka nang wala kang ulo. Nahihiya ka kasi eh, kasi nagkasala ka. Di po ba? Pero kapag ka ikaw ay nagsisi, humingi ng tawad sa Diyos, nandun yung ano, nandun yung pakiramdam na magaan ang pakiramdam mo, ang sarap maglakad, wala kang nasasaling na tao, wala kang iniisip na nakakabother sa'yo. Hindi nagiging magulo yung decision making mo at lahat yun ay sapagkat humingi ka at nagbalik loob ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Yun. Sadya na po. Yun po, naiyak ako doon kasi siguro yun yung way ko to say na talagang may mga pagkakataon na nakakasala talaga tayo. Totoo yun. And insanity natin. Or minsan, halimbawa, di ba kapag yung magulang ka, tapos nakita mo yung anak mo na nagkasala, di ba? Mas mabigat yung pakiramdam ng magulang. Kasi anak mo yun na nagkasala. Totoo po. Sa mga parents, dyan alam ko po, kayo ay parent din. Except si Kuya Bob, hindi pa siya parent. Si Ate Shane yata, hindi pa siya parent. Di ba pagka, di ba mga, kapag kayo anak mo nagkasala, yung pakiramdam mo mas matigat. Ganon din yung pakiramdam ng Diyos sa atin. Kapag ka tayo nagkasala, dahil lahat tayo anak ng Diyos, kaya mas mabigat yung pakiramdam niya. Kapag ka tayo, nakikita niya tayo na nagkakasala. Yun po. And letter B, he hears the sounds of joy and gladness. Iba yung joy na ibinibigay ng isang taong nagbabalik loob at nagsisisi ng kanyang kasalanan. Iba yung inner joy na binibigay. Iba yung gladness. Magaan ang pakiramdam, walang bigat. Para bang, kumbaga sa isang tubig nga, na daladala mo, na empty na siya and ready ka na to put a clean water. So yun po yun. And then, the bones which God has broken, rejoice. Mababasa po natin yun sa verse 8. Let me hear joy and gladness, let the bones you have crushed rejoice. Alam niyo po, every morning, ito po, naging habit ko na to. Every morning, nagpa-play po ako ng mga spiritual song. Ewan ko, pero gusto ko po yun eh. Talagang naging ugali ko po yun every morning. Sabay-sabay, ano po yan? Una, morning offering. Lahat, Lord, binibigay ko sa'yo yung gagawin ko po maghapon. I-bless mo po yung anak ko.
pamilya ko ganun, pinagdadasal ko. Tapos, just palagi ko pong pinagpe-pray yung anak ko na sana maging okay siya, lalo pa may magka-college siya. Tapos, marami pangyayari. Siguro naiintindihan ng mga ibang parent. Although isa lang yung anak ko, ang hirap pala pag nakikita mo na nagkakamali siya, halimbawa. Nahirap pala sa pakiramdam. Mas ako nung pag nagkasala ako, alam ko, nanay ko, isa din sa mga nag-enlighten sa akin yun. Kapag nagkamali ka, gano'n, ikupisal mo yan, hindi mo lang kasalanan, hindi mo lang tawad sa Diyos. Nung isang araw, ito, ba't ba parang naiyak ako dito sa sinishare ko na to? Ay, pasensya na po kayo. Eh, nagkaroon ng, may na-witness ako sa anak ko na may ginawa siyang pagkakamali. And, right after nung ginawa niya yung pagkakamali na yun, dahil alam namin na nagkamali siya, pinagsabihin na agad namin mag-asawa. So, yun. Nasaktan talaga ako doon sa ginawa niyang pagkakamali na yun, pero yun lang ang kaya namin gawin sa kanya. Payuhan siya kung ano yung dapat niyang gawin, and umiyak naman siya sa amin. Sabi niya hindi yun yung intention niya, ganyan ganyan, may mga nasabi kasi na hindi maganda ganyan. And para ako bilang nanay, ngayon lang, syempre, ngayon lang ako nanay. Isang beses lang naman ako naging nanay. Dahil isa lang yung anak ko. Ang hirap pala ng pakiramdam kapag yung anak mo eh, nagkakamali. Ngayon ko naramdaman ko ano yung bigat. How much more si God kapag tayo nagkakasala. Yun yung eh, ang dami-dami natin. Million tayo na tao. Kaya ako, isa lang yung anak ko, pero ganito-ganito na yung nararamdaman ko. The more si God, parang the more siguro na lalo yung bigat. Yung nabasa ko dito, yung broken bones. Hindi ko ma-absorb yung sinasabing broken bones, na siguro yung kapag ka tayo nagkakasala, parang nawawala yung connection natin eh. Di ba yung bone yung nagkoconnect sa katawan natin? Nawawala yung connection natin kay God. So, yun. Balik po tayo dun sa ano, okay na ako. Balik po tayo dun sa, ayan, medyo parang naging ano. Yun na po. Nung nakita kong nagkasala yung anak ko, eh, napakabigat sa akin. Talagang, na-witness ko eh, parang, pero nung pinagsabihan namin siya, okay naman, nag-ano na siya. Hindi na siya ng sorry, ganun. Nawala na yung bigat. Pero kaya ako naiyak ngayon, kasi yung bang feeling pala ng isang nanay na kapag nakita niya na nagkasala yung anak, ay mas mabigat.
yun, although umiyak din naman si Chunakis ko, ayun. Yun po. So, what does, eto, nasa na po ba ako? The bones which God has broken, rejoice. Yun po yung ina-absorb ko hanggang simula kagabi. The bones which God has broken, rejoice. Sa verse 8 po, may kausap pa po ba ako? Apa. Okay, thank you po. Akala ko ako lang po yan. Okay po, pasensya na po kayo ha. Medyo naging senti lang po si Ate Jean ngayon. The bones which God has broken, rejoice. Medyo hanggang ngayon po ay minumuni-muni ko po ito. Panglinggo ko na pong binabasa-basa po ito tuwing gabi. Eh, hindi ko pa rin po ma-absorb. Pakitulungan nyo nga po ako. The bones which God has broken, rejoice. Verse 8 po. Ito po. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Sino po kaya ang pwedeng mag-share po nun? I-share ka. Hello. I-share ko yung ano, yung dun sa prodigal son. Di ba, yung younger son dun, di ba, nagkasala siya, ano. Pagkatapos, yung tulad nga ng sabi mo kanina, pag nagkasala tayo, nasasaktan yung pag nagkasala yung anak natin, tayo ang higit na nasasaktan. Patapos ganun din ang Panginoon, mas nasasaktan siya. So dun sa prodigal son, makikita natin na dun sa ginawang pagkakasala ng younger son, nakita natin yung sobrang kalungkutan ng ama na halos nga nandun siya sa labas ng bahay, binabantayan niya yung anak niya, pinipray na magbalik, na sa pagbabalik nun siguro makakaramdam siya ng saya, no? Hanggang nga sa bumalik nga yung anak niya na malayo pa, natanaw na niya kasi ano, yung bang talagang nag-expect siya na uuwi ang anak niya. Katapos doon, sa paghingi ng ano, ng tawad ng anak niya na totoo naman sa loob ng anak niya yung paghingi ng tawad. Kasi nga, sa pagbabalik niya, sabi niya, di ba, na ang pagbabalik niya, wag na siya ituring na anak, kundi isa na lang na katulong. Tapos, nandun yung sincere na repentance dun sa younger son. Kaya yung dito, the bones which God has broken, rejoice, yung parang yung repentance ng anak, ano, yung taus-puso niyang pagsisisi, parang nagbigay ng ano, ng rejoice dun sa ama niya, na katulad natin na sa pagkakasala natin, sa pagbabalik natin sa Panginoong Diyos, pagkatapos dun sa mga taong na nagawa natin ang kasalanan, sa paghingi natin ng tawad sa kanila at tayo'y pinatawad nila, parang kasi dun sa parable na yun, yung may part dun na sabi, repentance bring rejoice. Kaya, parang, so rejoice dun, yung parang, nandun yung restoration ba, na sa yung younger son, ipinalik sa kanya lahat ng, yung para sa kanya bilang isang anak, hindi siya itinuring na bilang isang katulong, alipin ng ama, kung hindi big ano, restore ang kanyang karapatan. Kaya nga, 'di ba? Binihisan siya, binalik yung singsing, si pinasuotan ng parang ganun din tayo na parang pag nagbalik-loob tayo sa Panginoong Diyos, pagkatapos napatawad tayo na sa sincere natin na paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan natin na nagawa, ano? Sincere ang ating paghingi ng tawad, yung kapatawaran na yun ang rejoice na parang
nare-restore tayo, yung parang magiging masayang muli ang ano, katulad sa family, yung mga conflict, di ba, mga magkakapatid, pag nag may mga alitan, once na na-settle yung alitan na yun, bumabalik yung bang nare-restore yung kanilang relationship, balik yung love, unity sa mga relationship sa magkakapatid, no? Tapos syempre nandiyan ang Panginoong Diyos, kaya nandiyan na rin ang restoration ng ano, ng joy, rejoicing, nagre-rejoice din si ano, si Lord sa nakikita niyang pagbabalik-loob natin sa kanya, tapos pakikipag balikan ng relationship sa kapwa natin, sa kapatid, sa magulang, okay, no? Sa kaibigan. Kaya parang ganun ang ano, ang na-interpret ko dito, the bones that is broken, ano, yung parang relationship na parang nasira, pagkatapos nung muling ibalik, nandun ang gladness, ano. Okay, good luck po. Okay, thank you po, Mami. Thank you, Mami Jopi. Mm-hmm. Yeah, I just want to share something about dun sa in addition to kay Mami, na about dun sa sinasabi, di ba, yung bone crushing. Ano ba itong ibig sabihin itong bone crushing na ito? Una-una, basically, hindi ito yung physical bone na binirek ng ating Panginoon, ano, sa katawan ni King David. Na dati, si King David po ang nagsulat nitong yung Psalms 51 na ito. For us, maintindihan natin yung ano ibig sabihin ng bone crushing na ito. We need to, you know, titingnan po natin yung ano ba yung dahilan bakit naisulat ito ni King David, yung Psalms 51. You know? So para kuha natin kung ano ibig sabihin ng bone crushing na ito. Okay, di ba yung sa, naisulat ito ni King David after na siya ay nagkasala, di ba, sa ating Panginoon, na yung pagkuha niya dun sa, ano, kay Bathsheba, Bathsheba, right? So Bathsheba. So yun yung ano niya, yun nag-cause ng sinya, tapos pinatay yung asawa ni ano, Bathsheba. So with that, and then nakinonfront siya ni Nathan, di ba, yung propeta ng ating Panginoon. And then maganda kay King David, nung siya ay kinonfronta ng ating Panginoon, he never justified himself, you know, for doing such, you know, na, you know, kasalanan na alam niya na ano, na mali. So nag-repent siya kagad. Okay? So ito yung effect na to, yung scene na ito, ay ito yung na-experience ni ano, ni King David, yung Psalms 51. Naisulat ito dahil doon sa kasalanan na gawa niya, and you know, ano naging epekto nito sa kanyang buhay. Right? And then of course, alam na natin yung pagkakasala ni King David, naapektuhan siya. Okay? Emotionally, mentally, you know, even physically. And you know, spiritually, you know, nararamdaman niya yung conviction ng ating Panginoon, eh, yung pagkakasala niya. Ito maganda sa Panginoon. Pag tayo nagkasala tulad ni King David, God never condemns si David. Hindi siya nagko-condemn ang ating Panginoon, kundi God bring conviction kay King David. At ang epekto nitong conviction na ito, naapekto nga siya emotionally, physically, you know, spiritually, mentally. Okay, ang epekto nito, yung conviction ng ating Panginoon, it's like a bone crushing effect. Yun yung gustong iano ni David, na ganun ka epekto yung nagagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao. You know, di ba pag tayo nabalian ng buto, masakit yun, di ba? So parang ganun daw yung ano, yung hindi ka mapakali, hindi ka, you know, you'll never at peace. So ito yung parang dinidescribe ni King David, na ito yung naging epekto ng sin sa buhay niya. Okay, yun yung kaya yung bone crushing na ito. So, and then pinakita nga ng ating Panginoon dito yung ano yung way para, you know, nakita natin kung paano na-restore si King David, di ba? So yun yung ano, na si King David is long for, you know, relief from his pain, yun sa ginawa kasi niya, epekto ng kasalanan niya. So yun. So nagkaroon siya ng broken heart, you know, sabi yung contrite heart, and then yun yung susi na nakalapit siya sa ating Panginoon, which is si Sister, si Gladys nga kanina, ay, you know, ang tinuring niya sa atin na, you know, na yung sin is dapat ma-acknowledge mo na ikaw ay nagkasala. Otherwise, you will never repented of your sins, di ba?
So yun yung ano, so yun yung si David na realize na nagkasala siya, and then he, you know, nagrepent siya sa ating Panginoon, right? So yun yung ano. But of course yung ano, right away, pinatawad naman siya ng ating Panginoon. Kaya naisulat niya yung ano, yung sa baba na sabi dito eh, si ba ang epekto mo sa verse 10, sa verse 10 lang. Sabi niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ano ibig sabihin steadfast? Steadfast is meaning consistent. You know, unwavering or consistent na yung kanyang, you know, relasyon sa ating Panginoon na he will never depart from the path that God, you know, called him. So yun yung sabi niya, bigyan mo ako ng steadfast spirit. Bigyan mo ako ng ano, na maging consistent ako dun sa aking relasyon sa iyo, sa aking pagbabasa, sa aking panalangin, sa mga prayer ko. You know, maging consistent ako, hindi yun yung you know, yung para bang kung kailan gusto lang natin, doon lang tayo manalangin, doon lang tayo mag-pray, o magbabasa, o mag-aaral ang salita ng Diyos. So sabi niya, Lord, I want to have a consistent na yung relationship ko sa iyo, kung saan nakakausap kita through my prayers, or sa iyong pangungusap sa akin through what? Pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So yun ang gusto niya, na magkaroon siya ng consistent and steadfast spirit. So sabi niya dito, verse 11, do not cast me from your presence or take the Holy Spirit from me. So yun yung naramdaman niya, yung epekto ng ano ng kasalanan sa buhay ng tao. It, you know, parang ang ano niyan is parang nilalayo kanya sa ating Panginoon. Yun naramdaman niya. Okay, sabi niya doon, verse 12, restore to me the joy of your salvations and grant me a willing spirit, sustain me. So pag tayo po ay nagkasala, hindi po nawawala yung salvations natin. Ang nawawala po yung joy po natin. So ano ba yung, ano ba yung ibig sabihin ng joy? Joy is yung confidence niya, is a confidence of the presence of God sa buhay po natin. You know, alam mo na meron kang assurance eh, na andyan yung presensya ng ating Panginoon, that you become so sensitive sa banal na espiritu na yung, you know, alam mo na andyan ang Panginoon. Alam mo na, you know, andun yung kamay ng ating Panginoon. Yun yung, si King David, yun nawala sa kanya, nawala yung joy niya, yung confidence niya. So, sabi nga ng Panginoon is that, you know, na humingi siya ang kapatawaran and God restored yung joy na yun. So, yun yung ano, yung maganda sa Panginoon na, you know, na sabi nga sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, sabi nga ni Lord, He is just now and, you know, and faithful to forgive our sins, no? So tandaan natin, so ibig sabihin, pag tayo ay nag-repent sa ating Panginoon, hindi yung remorse lang, ibig sabihin, nag-repent tayo dahil napahiya tayo, kaya nahuli tayo, pero kung wala nakakita sa atin, probably hindi tayo mag-repent. So hindi yun tunay na repentance. Alright? And repentance is, ang purpose niya at pag nag-repent tayo, is to, it will draw us back sa ating Panginoon. Okay? Hindi po tayo yung nag-mingi lang na forgiveness, and then tapos na. And then after that, after isang oras, eh, andun na naman tayo ulit at ginagawa na naman natin. Alright? So, hindi po yun yung tunay na repentance. Tandaan po natin, kung babasahin po natin yung 1 John 1:9, sabi ni Lord, if we confess our sins, kanina natin i-confess? Sa ating Diyos. So, pinakita rin ulit doon kung paano tayo mag-confess. Alright? Wala po tayong pagkukonfesan kanino man, kundi po sabi ng Panginoon sa kanya. Parang si King David, doon sa basahin po natin Psalms 51. Ang sabi, sino yung kausap ni King David dito? Right? Hindi naman si Nathan, ng prophet, hindi naman, kundi po ang ating Panginoon. So when we ask for forgiveness, pagkausap na, kausapin, as we need to ask God for forgiveness. Because kasi po yung mga propeta, yung mga, kung sino man yung mga tao, they don't have the authority to forgive our sins. Right? We can confess the sins, sabihin natin, you know, pero they don't have authority to forgive our sins. It is only God can forgive our sins. Right? So sabi dito, ang pinakita sa atin ng Panginoon at actually tinuturo sa atin ng ating Panginoon, kung tayo po ay nagkasala, okay, magdadala ang ating Panginoon ng convictions. Alright, hindi po condemnation. Sa condemnation, galing po yan sa demonyo. Ang purpose ng condemnation is to separate you from the love of God. Nasabihin, oh, tingnan mo nga yan. Kung ano ka, basa-basa ka ng Bible, pero tingnan mo ugali mo. So, yun yung condemnation. Na, which is nanggagaling po yan sa demonyo, hindi po yan sa Diyos. So, ang purpose niyan is to put guilt sa atin na para po na hindi na po tayo makalapit ulit sa ating Panginoon. Ang purpose niyan is ihiwalay po tayo.
sa presensya ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, pag po tayo nagkasala, i-convict po niya tayo. Okay, which is yung ginawa po ng ating Panginoon King David. Ano ba yung manner ng conviction ng ating po para po natin ma-distinguish yung paano ba tayo kinu-convict ng ating Panginoon? May idea po ba tayo kung paano tayo kinu-convict ng ating Panginoon? Di ba pag tayo nagkasala, kinu-convict ka, di ba? Iyon ang dapat natin ano. All right? Ano po ang dapat natin gawin? Doon sa, di ba, ang conviction ng ating Panginoon, hindi kanya convict of your sin na ginawa mo. Kung convict ka ng Holy Spirit, i-convict ka niya na sinasabi, ikaw ay bawa. Doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, di ba sabi ganoon, we are what? A chosen people, a priest, right? So yun po ng pangyayari sa atin, we are chosen people. It's very peculiar people daw po tayo. Ibig sabihin, kaiba tayo. Okay? Para po tayo mga prinsipe at prinsesa. Okay? Sa mata ng ating Panginoon. So alam po ba natin, di ba, pag ang prinsipe, tulad ng mga sa England, yung sina Prince Charles ba yun? O sina ano? Yung mga anak ng hari, yung mga ano. So meron sila mga, hindi sila basa-basa nakakakilos. Meron sila mga standard na kailangan nilang gawin. Alright? Kasi, hindi sila ordinaryong tao. Ito yung ginagawa nila. Meron silang mga specific na dapat nilang gawin. Meron silang panantayan na as a prince or a princess, ito dapat ang ginagawa mo. Alright? So sa banal na spirito, when I say na i-convict niya tayo, i-convict niya tayo not of our sins, i-convict niya tayo na ito ay, you know, ikaw ay prinsesa na ito dapat ay yung ginagawa mo. Yan, ganito yung ano. Hindi kanya, nakuha pa natin yung difference ng ano. So yung conviction, isasabihin niya, ikaw ay prinsipe na, o prinsesa, ito yung mga ginagawa mo. Dapat. Right? Ito. And then, with that, pag nakita po natin yun, dapat hindi ko na ginagawa ito dahil kasi ako'y anak na ng Diyos, mahal ako ng ating Panginoon. So, hindi ko ito yung dapat ginagawa ko dapat. Alright? So, with that, ito ay makakatulong sa atin without have those things in our mind, makakatulong po ito na ano, na i-focus natin ating sarili more sa ating Panginoon kesa doon sa kasalanan natin. Kasi po tayo, pag pinopinocus po natin sarili natin sa kasalanan natin, ay ang purpose niya, ano, magdadala yan ng ano, ng condemnation. Okay? Sa buhay natin. So, ayaw ng ating Panginoon yan. So, kaya, ganti si King David, you know, na kinonvict siya ng ating Panginoon. You know, naapektuhan siya, you know, spiritually, mentally, you know, and you know, spiritually, physically, emotionally, you know, yun yung naging epekto sa kanya, ang epekto as if na meron siyang, you know, broken bones. So yun yung ano niya. So yun po. Okay, thank you Kuya Jeruel. At nalinawan po tayo dun sa broken bones. So, yun nga po. Dun po sa letter D, his sins are hidden from God's face. Pag nga daw po tayo ay may kasalanan, yun po yung nagpapa... yun po yung nagpapa... Well, layo sa atin sa kay God eh. Malabo po tayo sa yun nga, in God's face na natatabunan ng mga kasalanan natin. Kaya yung unti-unti tayong lumalayo sa Diyos, yun yung nangyayari. Kaya kailangan po natin ihingi ng tawad sa Diyos yun para unti-unti din na tayo ay bumalik sa Kanya at mapanumbalik yung yun nga po, yung joy, yung spirit, ma-renew tayo with Him. So how can we learn? Sabi nga, we keep on thinking, why did I do that? Ba't ko nga ba nagawa yun? How stupid naman of me to do that? And how can we learn to forgive ourselves? Kasi yun ang pinakamahirap pong kalaban eh. Yung isa dun ay, how can we learn to forgive ourselves? Hindi na tayong tatawad sa Diyos. We have to forgive also ourselves. So, a right spirit kailangan po ay, ano po ba yung right spirit na kailangan ma-renew sa atin? And yun nga po, yung maiwasan natin yung
pagkakasala sa Diyos at maiwasan natin na gawin muli yung pagkakasala na yun. Halimbawa, nagsinungaling tayo, halimbawa, yung nagsinungaling tayo, pag nagsinungaling na naman tayo, so hindi po yun yung tama na gawin natin. Kaya lang, kaya dapat iwasan natin yun na magsinungaling muli tayo. Halimbawa, nagnakaw tayo. Iwasan na po natin na, di ba, nagnakaw. Nagnakaw na magnakaw uli yun. Or, halimbawa, na nagkaroon tayo ng, yun yung usually nagiging kasalanan ng mga tao. Yung, halimbawa, nagkaroon siya ng, ano ba yun? Ano pa ba yung mga naging kasalanan? Nag-disrespect siya sa kanyang magulang. Huwag na natin ulitin mag-disrespect sa magulang. So, yun yung ano, yun siguro yung kailangan natin gawin. I-renew natin yung spirit natin na maiwasan natin na tayo ay magkasala. Kasi yun yung magpapalayo sa atin sa Diyos at yun yung maiiwan tayo. Yun yung sinasabi nga po ni Kuya Ruel na unti-unti nagka-crush yung boat na nagko-connect sa atin sa Diyos. Yun po yun. Kamukha po nung ginawa nung nabasa ko po, kamukha nung nangyari na nagkaroon ng, bakit nagkaroon ng Holocaust, yun po yung parang naging parusa, nagkaroon ng massive na ano ba yung ginawa doon na sinunog yung isang lugar, yung parang arson ba yung dating yun, yung Holocaust na talagang walang tinira. So, yun po yung nangyayari, parang tayo ay unti-unting nawawala sa nalalayo sa Diyos kapag kapunod tayo ng kasalanan. So, sa letter F po, he is not cast away from God's presence. So, yun po sa verse 11, ay sinasabi po dito na do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Huwag po nating ipabayaan ang ating sarili na tuloy ang malayo sa Diyos. Kasi pag po pinabayaan natin yung sarili natin na totally wala sa Kanya, ang connection natin sa Kanya, yun po yung unti-unti tayo ay nalulubog o nababaon or na nabubura sa paningin ng Diyos. So, at kailangan po, He has the joy of salvation. Yun po yung reward po natin eh. Yung salvation na tayo maliligtas, yung reward po natin na alam natin na tayo ay makakapiling ng Diyos. Na tayo ay nasa Kanya. Yun po yung reward ng paghingi ng tawad sa Diyos at pagbabalik loob po sa Kanya. And then, ito po yung reflection. Have I experienced the liberating effects of being forgiven? If not, why not? Ito lang po para medyo, ano lang po, maghahalo lang po ako ng konti. May tanong po dun sa test, nag-check po ako. Habang po nag-check ako nung tanong, yung question po kasi, do you believe in blah, blah, blah? Why or why not? Ang sagot po nung estudyante, why not? Natawa po talaga ako kasi hindi po niya naintindihan yung tanong. Kumbaga, naniniwala ka ba sa na ganyan doon sa isang sitwasyon tapos why? Ipapaliwanag niya. Or hindi ka naniniwala, ipapaliwanag mo rin. Ang sagot po niya ay, why not? Ay, hindi sila tumawa. Hindi pala ako talaga. Wala po talaga akong ano, sense of humor. Okay. So, yun po yun. Have I experienced the liberating effects of being forgiven? Yun po yung para pong isang nakulong. Di po ba pag nagkasala tayo dito sa mundo, ang kasalanan po natin dito ay ang punishment ay kukulong in jail.
Then, after po nating ikulong, di ba, parang sabi, malaya na ako. Kamukha ngayon nung pandemic ay, ano, para tayong lahat ay nakulong. Ano po? Tapos, nung medyo lumuwag, tapos, alibawa, kung mismo tayo ay na-COVID, alibawa, na-COVID kamukha ni Rodri, na-COVID siya, pakiramdam namin parang kami ay nakulong in jail. Kasi kailangan namin mag-quarantine ng 14 days. Tapos, yun, nung after ng 14 days, 21 days pa nga, and after nun, nung paglabas ko, parang ay malaya na ako. So, ano po yung, naka-experience po ba kayo ng ganun? Have I experienced the liberating effects of being forgiven? Yung epekto po nung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Why or why not? If not, why not? One by one na lang po. Si Ate Shane. Hello po. Nandiyan pa po ba si Ate Shane? Ate Bing na lang. Ate Bing. Bing. Pe, ano? Yung, have I experienced the liberating effects of being forgiven? If not, uh-oh, why? Okay. Sorry, nakatingin ako sa ano mo eh. Nasa, anong number dito yung question natin? Yung ano? Ito the first one, reflection, have experienced the deliberate effects of being forgiven. Mm-mm. Oh, ate. Na ano, na-experience ka na. Tapos, kasi okay, yung ano nga, ano nung nagbaka yung lahat naman tayo ba yung nung sa encounter, meron kami yung ano nang yung deliverance doon ng mga yung we confess my sin, and yun yung ano yung pinaka naging yung naramdaman mo talaga na pinatawad ka. Ang unang-una naging ano yun, nagkaroon ako ng peace of mind. And nagkaroon, mas naging magaan yung ano, yung pakiramdam ko. Minsan napaiyak ka rin dahil parang yung bigat na nararamdaman mo gumaan nung pinatawad ka sa kasalanan mo. Kasi meron talaga tayo minsan din na may mga kasalanan na nandun na sa'yo na matagal na. Yung o kaya yung something na may nagbabother sa'yo na hindi mo alam. But once you're nung since na yun is na deliver yung pinaka ano mo nang parang kabuturan ng puso mo, parang naramdaman mo yung ano eh, yung pag ano yung gaan ng pakaramdam mo, yung pagpapatawad. Kaya minsan nga napapaiyak ka na lang kasi yung hirap na dinadala mo throughout your, for example, simula pagkabata pa lang or simulaan, meron ka na pala dinadala na nakasalanan na nandyan na sa'yo, pero hindi mo na notice. Pero once na na-realize mo na may mga bagay na nakaka-affecto sa'yo na hindi mo pa pala, meron ka pa pala hindi na let go, na patawad or something na, or meron pa lang nagiging cause ng kasalanan mo dahil meron ka mga ano sa sarili mo. Ayun, yun yung na-experience ko, tay. Uh-huh. Okay. Thank you, Bing. Next po, meron po gusto pang mag-share po nung reflection po. Have I experienced the liberating effects of being forgiven? Yung pakiramdam na, yes, malaya ako. Yung sarap ang pakiramdam ko, may peace of mind ko po. Kamukha po yung sinabi ni Bing. Anyone po? Okay. So, palagay ko lahat naman po tayo ay ganun ng pakiramdam na kapag po tayo ay pinatawad sa ating kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos, talagang sincere po yung ating paghingi ng tawad at nangako po tayo sa Diyos na hindi na po natin gagawin yung kasalanan na yun at iiwasan na po natin ang pagkakasala ay
nandun po yung pakiramdam na napakagaan. Ang sarap mag-trabaho, ang sarap gumawa, ang sarap pakanta-kanta ka pa yung gano'n. Yung parang, yung more, di ba pagka every morning, yun daw sa psychology kasi, kapag daw ang tao ay, yung every morning, yung kumakanta siya, na manaligo, ganyan. Sa psychology po, ang ano nun ay, he is pre-spirit. Pre-spirit po siya, magaan po yung kanyang pakiramdam. And yun po. So, saan po yun? And what we do after being forgiven? Ano po yung ginagawa natin kapag po tayo napatawad na sa ating mga kasalanan? So, dun po sa verse 13 to 19, ay sinasabi po dun na, then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. So sa isang tao pong humingi ng patawad sa kanyang mga kasalanan ay, yun po ay isang dapat po ay nababanaag sa kanya. Nakikita po sa kanya yung see-through po sa kanya, yung siya ay nagmingi na ng tawad sa kanyang kasalanan, na siya ay cleansed na from his sin. Kasi nakikita po sa kanya, nagre-reflect po sa kanya yon. What should we do after we are forgiven? Kailangan po, letter A, help other sinners repent and turn. Paano po? Ito po yung challenge eh. Ito po yung totoo yun. Tayo, bilang tayo, sa ating sarili, masasabi natin na we are forgiven through blood of Christ. We are being forgiven of our sins. We repent. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang challenge po kasi, yung paano natin matutulungan yung iba na mag-repent and turn back to God. Ano po yung paraan natin para ma-share din sa iba yung ating naramdaman na liberation, na liberate tayo sa ating kasalanan, sa pag-waksi natin sa mga kasalanan. And letter B, sing aloud the righteousness of God. Di ba po, sa verse 14, sinasabi doon na, deliver me from the guilt of bloodshed, you who are God, and my tongue will sing your righteousness. Sineshare po natin yung word of God. Minsan, minamayday pa nga po natin yung mga napag-aralan natin sa Bible, yung mga magagandang verse sa Bible na nababasa natin, yung mga positive thoughts. Ako po nagsubscribe positive thoughts about dun. Kapag po nakita ko talaga maganda yung nakalagay doon, hindi ko po talaga maiwasan nag-share po ako nun. Dun sa paraan po na yun na marami kang friend na nakikita yun sa Facebook, somehow may impact po yun. May magandang epekto po yun sa nakakabasa. Maaring hindi pa nila ma-absorb or maaring nabasa lang nila o napasadahan lang ng kanilang mga mata. Pero may dating pa rin po yun sa nagbasa. Diba po, ang buhay na natin ngayon ay social media. So yun po, sing aloud the righteousness of God. Pangalap natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Our mouth shows forth God's praise. Kailangan po ang namumutawi sa ating bibig ay mga lahat ng pagpapala ng Diyos. Ang kailangan mamutawi sa atin ay, di ba nakaka-frustrate kapag naririnig natin na yung mga instead of magpasalamat sa Diyos ay nauna pa yung, di ba yung ano ba yung kanta na ang almusal ay ano ba yun? May, yun yung, di ba, every morning, di ba? Dapat mag-umpisa pa lang sa morning ay we have to, our mouth shows for God's praise. Kaya minsan, di ba, nagpapatugtog tayo ng song of praise to, dun pa lang sa morning na yun, inilalagay na natin yung ating presensya sa Diyos. Kasi, alam mo, siya yung gusto mo eh. Parang pag-crush, pag-love mo, di ba, pag-mahal mo,
Diba siya yung gusto mong lagi mong nakikita, yung mahal mo? So, basta pagpapakita natin sa Diyos na mahal natin siya, so, umpisa pa lang sa pagising natin sa umaga. Mag-gasal tayo, magpatugtog tayo ng mga something na makakapagpalapit sa atin sa Diyos, spiritual songs, ganun, song of praise, ganyan. Lahat na nakakapagpagaan, nakakapagpa-relax sa atin with God, no? Para yung araw natin smooth. Nagiging maganda yung daloy ng araw. Yun po yung ako, personal kong experience. Yun po yung nararamdaman ko kapag ka umpisa pa lang sa umaga, si God na yung hinahanap mo. Talagang maganda yung daloy ng maghapon mo. Pero pag nag-umpisa, yung maaga pa lang, pagbasa mo sa Facebook, sa GC ng ka-groupmate mo, ganun, no? May group ka na, may hindi na magandang topic, iniiwasan ko po yun na ina-turn off ko po muna. Hindi ko siya, itina-turn off ko yung notification kasi hindi ko siya nakakatulong sa pagiging maganda ng araw mo. Parang napopollute na agad yung utak mo sa morning pa lang. So yung mga ganung bagay, medyo nag-off ako ng notification. Hindi dahil ayoko siyang, pero ayoko munang basahin yung mga ganun na alam ko na magiging lamat lang or magiging reason lang para hindi magiging smooth yung araw mo with God. Offer sacrifices to God. So, paano po ba tayo nag-offer ng sacrifices with God? Ano po ba yung mga pwede nating i-offer as sacrifice to God? You do not delight in sacrifice or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offering. Yung pong mga Bible Gateway, thank you, Robinia, kasi yung mga talaga pong inaano ko yun, bago ka nga daw po mag-alay sa Diyos, kailangan ay malinis ka muna. No? Burnt offering. Hindi, dati po, di ba, nagsusunog na, ano, hindi na po ngayon ganun yung turo na kailangan mo mag-offer. I sacrifice, O God, a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. May it please you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Then you will delight in the sacrifices of the righteous, in burnt offerings offered whole. Then bulls will be offered on your altar. So dati po kasi ganun yung kaugalian, no, yung literal na nag-o-offer po talaga, nagsusunog ng hayop, ganun, no. So tayo po ngayon, ano po yung ating paraan para po masabi natin na we offer sacrifices to God. Minsan yung may mga bagay po tayo na ano po yung experience natin na kapag na nag-o-offer tayo ng sacrifice kay God. Anyone po? Ako yung tinatry ko na ano talaga kasi I mean it's ano I consider it a sacrifice kasi kailangan mong mag-make time talaga to read the Bible and to pray every day. Hindi lang read ng Bible, kundi yung mag-devotional, mag-reflect dun sa word, sa word niya, kung ano yung nabasa mo for the day. It's, you know, it's, I mean, hindi yun kalaking sacrifice, pero kasi syempre, di ba, you have to wake up early, or tapos you really have to make time minsan. Minsan pag hindi ako nakakagising ng maaga, minsan during work hours ko, yung tipong gagawin. Kasi sabi ko, in the morning, dapat gagawin ko na yun eh. So pag ginawa ko sa work hours ko, medyo ma-extend yung trabaho ko. O di kaya kailangan kong para makakomplete at matapos yung trabaho for the day. So yung mga sacrifices na ganun, na I have to really prioritize yung pagbabasa ko, yung time ko with God. Ayun. Ano pa ba yung sacrifice? Ayun, yung service mo sa Panginoon. Although it will not, yung mga ginagawa nating mabuti, hindi iyon makakaligtas sa atin. Hindi iyon ang ating ticket to heaven. Kasi sabi naman ng Panginoon when we receive the Lord Jesus Christ, we are saved.
just by accepting Him as our Lord and Savior, ayun lang yung kanyang, ano eh, kanyang pamantayan. Ayun lang yung requirement niya. Accept in your heart. You believe in Him. Let Him control your life. And then, ayun, follow Him. Ayun lang yung ano. And then, yung good works natin, yung service natin, ayun yung, ano na lang, result nung aking gusto ko siyang mapasaya na ayaw kong sumama ang loob niya. Like katulad niya sinabi ni Ate Gladys kanina, although we will not be perfect, pero ayun yung isang napaka very napaka-importante sa akin na matandaan as I walk with God. Yung kasi hindi tayo perfect eh. We will always, ano, although nag-promise tayo sa Panginoon na hindi ko nagagawin, even yung pag-re-read ng Bible, you know, minsan hindi mo talaga magagawa consistently, andyan yung mga circumstances. But yung binasa natin kaninang 1 John 1:9, napaka-importante sa akin yun. And I really like believe and keep it in my heart na sabi, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Ito yung ano eh, parang I take it na sinabi ng Diyos, that's it. That's done deal. Diba? Minsan kasi, naku, ang laki ng kasalanan ko, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Naku, I have to, ayun yung thinking ko dati eh, parang ayokong lumapit sa Panginoon kasi I'm so, you know, I keep on repeating doing things every time na ganyan. Pero parang ano yan eh, ang relationship yan ng anak at magulang, anak at the Father God, na di ba? Pag ang nanay natin o tatay natin nagsabi, "Hindi anak, sige, okay na yan. Huwag kang mag-alala, ako bahala sa iyo. Sasagutin kita." Di ba pag sinabi sa atin ng tatay natin yan o nung nanay natin, parang wala na tayong worry. Sinabi ng tatay ko, kahit ano pang mangyari, kahit ano pang problema, sinabi na ng tatay ko, bahala siya. So, ganun din that's how I see and that's how I claim the word of God dun sa 1 John 1:9. Sinabi ng Diyos Ama, sinabi niya sa akin, pinramis niya, ako ang anak niya, na pag nagkasala ako, kahit ano pang kabigat na kasalanan niyan, if I confess my sin, He is just and faithful to forgive us. So, I try not to accept yung mga condemnation na ng Panginoon, ng condemnation ng enemy. Conviction and condemnation, sinabi ni Ruel kanina yun. So, ayun. Ayun yung, ano, medyo napalayo ako, but ayun yung mga sacrifices na in a little way nagagawa ko, although it will not add to my, or it will not help me go to heaven kasi done deal na yun eh, yung salvation ko. Pero as I walk with God, hindi nga ako perfect, but praise the Lord dahil ang promise ng Panginoon sa 1 John 1:9 na andun siya lagi to forgive our sins, and sinabi niya pa isang promise niya, I will blot out your sin. Diba? I will cleanse you as white as snow. So, yeah, praise God for, ano, meron tayong Diyos na mapagpatawad and unconditional love. So, yung mga small things na ginagawa kong sacrifice, ang purpose and reason ko noon is first, just to spend time with Him, and second, na hopefully, mapasaya ko siya, yung ganun. Diba, pag tayo, lahat tayo, like parent, diba, sabi ni Ate Jean kanina, pag anak natin, decided to spend time with us, lalo na yung malalaking anak natin. Si Laki ko, well, hindi pa yan. Pero like si Ate Jing, di ba, mga dalaga, binata, dilaga ni mga anak natin. Pero pag nakita natin nag-decide sila to spend time with us, parang saya-saya na natin, di ba? So, ganun din kay God. When we decide and parang binayaan natin yung mga barkada natin, we spend time with Him, masaya ang Panginoon. So, yun. Yun po yung aking sagot. Okay, thank you po, tita. So, yun nga po. Yung dito po sa A to D, nagawa po ba natin lahat to have we done all this yung naka-indicate po from A to D? If not, why not? Siguro po.
aside from the sharing of Tita Ali, how about po yung iba? May, ito po bang apat na ito ay nagawa na po ba natin? Volunteer na lang po. Meron po bang gusto niyo mag-share? Ah, sige, okay. E sa akin yung verse na yung A, di ba? Yung help others repent and turn to God. Yung verse 13, 14, 15, and 16, and up to 19. Right? Ito yung epekto ng true repentance. Right? Ito yung ibig sabihin, malalaman natin kung ako ba yung tunay na makapagsisi sa aking kasalanan. Kasi, tanda natin, ang tao pwedeng mag-repent, pero paano natin malalaman kung tayo ay tunay na nag-repent? Mm-hmm. So ito yung ngayon ang time, itong makita natin ito, yung sumula verse 13 to 19, ito yung malalaman natin yung epekto ng tunay na pag-repent. Of course, nung sabi nga when God, alam natin na yung pag-confess po natin, unang-una, sabi nga ng Panginoon, di ba, na you know, if you confess our sins, mapatawarin tayo ng ating Panginoon. Right then and then, kung tayo po ay tunay na nagsisi sa ating mga kasalanan, alam ng Diyos eh. So, papatawarin niya po tayo. Right, you know, hindi na po niya kailangan maghintay, oh, take mo na, balikan mo ako pag ano, after one month, pag pwede na kita patawarin. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Sa tao, yes, ganun ang mga tao eh. So, pero sa Panginoon, the moment that we ask God for forgiveness, at you know, tama yung puso natin at tayo tunay na nag, you know, namihingi ng kapatawaran sa Diyos, right then and then po ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon, and ni-restore ng Panginoon yung joy sa atin na maramdaman natin yung presensya ng ating Panginoon. And with that, you know, since that very grateful tayo din sa ginawa ng Panginoon sa atin, you know, now meron tayo ngayon na ano, na kasi pag masaya ka na, di ba, na-restore na yung joy sa puso mo, so you cannot contain yung joy sa puso natin. Yan ang pagkakaiba. Even, you know, yung joy, you cannot contain it sa sarili mo. Lalabas at lalabas yan. Maikukwento mo yan. You know? Maikukwento mo yung istorya ng buhay mo, kung paano ka, you know, pinatawad ng Panginoon, kung paano ka binless ni Lord, kung paano ka nirestore ng ating Panginoon. So, yun yung ano, na with that, you know, na meron tayong yung pagkakataon ngayon na may-share din po natin yung now that there is forgiveness, you know, sa ating Panginoon sa Kristo, na you know, na you know, na paano ba tayo magkakaroon ng tunay na kapatawaran through our relationship sa ating Panginoon. So yan na po yung ano, that we will have a chance to invite people na makilala din nila ang ating Panginoon sa Kristo. Tandaan po natin, there is no forgiveness outside the blood of our Lord Jesus Christ. Totoo po yan. Ano po? Na sinabi po yan sa Hebrews chapter 9 verse 22. Na you know, without the shedding of the blood, there's no forgiveness. Ibig sabihin is that, you know, we will not be forgiven unless tayo po ay magpasakop dun sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo, you know, na binuhos dun sa cross, sa ng Kalbaryo. So, yun lang po yung pagkakataon na tayo po ay ano, ang kaparaanan ng Diyos na para tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. And because, you know, kaya po, you know, na napatawad tayo. So, and with that, you know, we can share to other people na, you know, na there's forgiveness sa ating Panginoon, na ano man yung ginawa po natin, gaano man kasama yung ating ginawa, mapapatawad po tayo ng ating Panginoon, kasi yung grace ng Panginoon abound more kesa doon sa kasalanan natin. You know, so ayan po yung sabi ng Bible na when sin abound, the grace of God abounds more. So hindi po natin magsusupersede yung pagmamahal ng Diyos. I mean, it's always there para po sa atin. And because of that, ayan, you can share to other people kung ano ginawa ng Panginoon, kasi tuwa-tuwa tayo, di ba? Tapos we can praise our God, we can glorify God, you know, sa ginawa po niya sa dahil sa aning kabutihan. So ayan po yung mga epekto na makikita po natin sa buhay po natin na dapat nag-exist, no, nung tayo po ay nagkasala sa Panginoon at alam po natin na pinatawad po tayo. So yung forgiveness na ibinigay ng ating Panginoon, we have also to receive it by faith. You know, kasi po yung maraming mga tao nag-confess na pero parang hindi pa nila mapatawad sa sarili nila, parang hindi pa sila, wala pa silang peace, you know. So kasi yung forgiveness ng Panginoon, we have to receive it by faith.
Okay, when you confess your sins, sabi ng Panginoon, He is just and faithful to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang tanong, naniniwala ka ba doon? Na ikaw ay nag-confess na, pinatawad ka ba ng ating Panginoon? Nilinis ka ba ng ating Panginoon? So, yung promises ng Panginoon na yon, we have to receive it by faith. Nasa atin na yon. Okay? So, para pumawala po yung ating alinlangan na tunay, pinatawad na ba ako ni Lord? You know? Kasi po, pag tinanggap natin yon by faith, yung forgiveness ni Lord, and then, ito nga, binanggit po ni Sister Gladys, yung verse 13 to 19, yun yung magiging resulta. Pag hindi po natin tinanggap yung forgiveness ni Lord by faith, we will, hindi po tayo makakaalis dun sa, yung sa ating, yung condemnations po natin, yung guilt po natin, hindi po tayo makakaalis dun. So we have to receive it by faith. Okay, thank you po, Kuya Ruel. So, what kind of sacrifices does God delight in? Ano po ba yung kalugod-lugod sa exist lang po? Itong aking, So, what are the conditions for God to accept our offering? Our sacrifices when our sins remain unconfessed? Nay. We cannot hope to buy God's favor by offering sacrifices instead of confessing our sins. It is only after we have come before Him with a broken and contrite heart, after we have cried out to Him for forgiveness, that God can begin to accept our other sacrifices. After all, the best sacrifice we can offer is a broken and contrite heart. So, yun po. Hindi po, yun po yung hamon sa atin ngayon. Yung atin pong mga sacrifices ay dapat po ay mag-uumpisa sa ating ano po yung kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yung tinitingnan niya na yung karapat-dapat, no, na sacrifice na ibibigay natin. Hindi po lahat ng kamukha po nito na it is only after we have come before Him with a broken and contrite heart, after we have cried out instead of confessing our sins. It's only after we have come before Him, that God can begin to accept our other sacrifices. Ibig pong sabihin sa atin, bago ang lahat, tayo muna yung when we confess our sin, God forgives us. Does it mean that particular sin has no more effect on our life? Yun nga po. Why? When God forgives us, He no longer punishes us for that sin, but the effects of that sin can still remain. Kamukha po nun, yung sinasabi palagi, the damage has been done. For example po, when we pull out a nail from a wooden board, nagpako na po tayo dun sa wooden board, kahit tanggalin po natin yung pako dun, nandun na po yung butas. Meron na siyang butas. Yun po yung epekto ng ating pagkakasala. So, yun po yung sinasabi dito na nag-kumpisal tayo ng kasalanan, pero still yung kasalanan na ginawa po natin, may epekto po yun. Halimbawa po, pinabayaan po natin ating sarili, sabi natin hindi tayo kumain ng masustansyang pagkain, puro tayo pabayaan yung halimbawa, puro mga matataba, fatty foods. Sabi natin sa sarili natin, hindi na po kakain ng mga fatty foods, ganyan-ganyan. Pero, after mo sabihin yun, pero ang dami mo na nakain na fatty foods, may epekto po siya. Yun po yung epekto ng kasalanan natin. So, supposing a man commits adultery, halimbawa po, nagkaroon siya ng ibang babae, tapos yung babae po na yun ay prostitute pala, tapos yung palang babae na yun ay may sakit, may syphilis, ganun. Nagsisi na po siya, halimbawa, hindi na po siya ng babae. Pero yung epekto po ng kasalanan sa kanya, nagkaroon po siya ng sakit. Yun po yung sinasabi na maaring
pinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan, pero yung pong epekto ng kasalanan natin, hindi po nawala. Yun po yung sinasabi dito. And sabi nga po sa ano, kapag po nabasag yung salamin, di po ba, may babalik po natin yung nung tinilalagyan po natin ng titikit po natin, or yung base na basag, maari po nating i-mighty band yun. Pero, nando po yung lamat. And, yun po yung epekto ng kasalanan. Nagkalamat po yung ating, parang kumbaga sa isang character, naging part na po siya ng iyong, nagkaroon siya ng bahid. Nagkaroon po siya ng mancha. O, yun po yung epekto. Give other examples of the difference between punishment and effects of sin. Ano po yung isa iba pang example na epekto ng kasalanan? Halimbawa po, yung ano matawag dito? Nagkasakit siya. Bakit siya nagkasakit na? Stroke siya, ganun. Ay kasi pala, siya, alba, nag-inom siya ng matalas, nag-inom siya or nagkaroon siya ng problema sa baga. Ganun kasi, nagka-problema siya dahil nag-inom siya ng ano. Although nagsisi na siya sa kasalanan niya sa pagiging madalas niya mag-inom, pero yung epekto nung pag-iinom niya, yun po yung sinasabi na punishment and effects of sins. Difference, tayo parurusahan ng Diyos sa ating kasalanan, pero meron pong epekto yung ating kasalanan. O yun. Hindi po sinasabi, maaring sinabi nga po ng Diyos na tayo pinatawad sa kasalanan, pero meron pa rin pong epekto yung kasalanan na yun sa atin. Yun po yung ibig sabihin po dito sa binasa na to na sa number 3. When we confess our sin, God forgive us, but still, there is an effect in our life. Meron po siyang epekto. And how do we overcome yung kamukha po nun? How do we overcome? Ano po ba yung mga madalas po natin mga nagiging kasalanan? Habitual sin po natin na talaga po hindi natin maiwasan. Lagi po nagiging kasalanan natin. Ganun. Our life should not be, hindi po dapat daw kasi yung kasalanan natin, halimbawa, sige, magkakasala ako. Maikukumpisal ko naman yun eh, parang gano'n. Tapos magkakasala uli ako. Tapos ikukumpisal ko lang. Pinatawad na ulit ako. Tapos magkakasala na naman ako. Tapos ikukumpisal. Hindi daw po gano'n dapat. Doon po sa James 4:7, pwede po bang may Bible po kayo? James 4:7. Anyone po, kung pwede po basahin yung James 4:7. Okay. Baka nalang po baba. Okay po. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay. Thank you po. James 4:7. Opo. Yung po yung sinasabi na submit yourselves then to God. Then resist the devil. Kung talaga pong isinusuko natin ang ating sarili sa Diyos, kailangan marunong din po tayong tumanggi sa kasalanan, sa tukso. Kung alam po natin na nagiging sanhi po yun ang ating kasalanan, nagiging temptation po sa atin, yun po yung ating iwasan. Kung alam po natin na yung ice cream ay bawal sa ating lalamunan, bakit po tayo bibili ng ice cream at maglalagay sa freezer? Alam po naman natin na masama po yung sa lalamunan natin. So, huwag po natin ilapit yung ating sarili sa kasalanan. Halimbawa po, dati nga po, di ba, pag po daw ang sanhi ng kasalanan mo ay ang iyong mata. Di ba po, dudukitin yung mata. Tapos, kung ang sanhi daw po ng kasalanan mo ay kamay, di ba, puputulin daw po ng kamay. Pero ngayon po, ang itinuturo po sa atin ay iwasan po natin ang sanhi ng ating mga near occasions of sin. Ano po ba yung mga near occasions of sin natin? Lalo-lalo na po yung capital sin, yung
nagiging dahilan po kung bakit nagagawa natin yung ating kasalanan. So, yun po yung ating iiwasan. And letter B, be aware that the battle is our mind, is in our mind. Nasa atin po yan eh. Yung nga pong tinuturo ko yung sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang proseso po talaga ng, ang kasalanan po ay may proseso. Hindi po yan basta ginawa mo kasalanan. Yan po ay pinag-isipan mo rin. Hindi po sinasabing na bigla lang ako. Hindi po ganun. Ang isang tao po na, for example, our weakness is anger. Madalis po tayong maubos ang pasensya. Kapag po nag-uumpisa na po tayong, nag-attend po ako ng seminar about anger management. Marami pong mga semi-seminar ang teacher. Kapag daw po you are feeling angry, resist it right away. Huwag daw po tayong mag-entertain ng angry thoughts. Doon po sa na-attendan ko seminar, binigyan po kami ng stress ball. Yung stress ball po, tapos tinuruan po kami kung paano mag-press. 1, 2, 3. Alba, nagagalit ka po. Bawa nagagalit ka sa kanya. Alba, nagagalit po ako kay Rosel. Ang ginagawa po doon eh, ang ginagawa ko po, bago po ako yung magtaas ng boses sa kanya. Yun po yung dati kong tendency eh. Later na lang po talaga ako parang naramdaman ko na may change. Nagbibilang po ako 1 to 10. 1, 2, 3, 4. Tapos nag-i-inhale, exhale po ako. Yun po yung ginagawa ko. Para mawala yung, ano, yung feeling ng anger. Tapos sa school, halimbawa, nung time na may face-to-face pa sa estudyante, no? Talaga pong may mga estudyante po provoke pa eh para mag-alab. Yung kaya kaming mga teacher talagang pinag-seminar kami ng anger management talaga. Yun din, yun yung ginawa sa amin talagang you have to inhale, exhale, breathe in, breathe out. No? Do not entertain angry thoughts. Pray. No? Kaya po ako pag nag-umpisa mag-class, ang una ko pong ginagawa, we pray. Inumpisan po namin ng klase sa pagdarasal. Lord Jesus, please help me, help my students. Then, lagi po ako yung ano, our Father, yung the greatest prayer, yung the Lord's Prayer. Then, in the name of Jesus Christ, I rebuke you, Satan. Totoo po niya, naglagay pa ako sa palipaligid ng ano namin eh, sa window. Naglagay pa ako ng, we rebuke you, Satan. No? I rebuke you, Satan. Pade, Satana, yung mga gano'n. So, to avoid evil. And then, pagka po nagpe-pray ako, kinakas away ko muna yung bad spirit. Talaga po nandyan siya sa paligid. Hindi siya nawawala. Talagang kailangan mo muna siyang i-clear mo muna and then saka ka po mag-pray ng para po walang makakasagabal sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Para ipong temptation. Kamukha po kapag may prayer nights, gusto mong panuorin yung movie na yon. Kalaban mo yun, eh, galing ka sa work from 8 to 5, let's say, o 8 to 3, kami ngayon 8 to 3. Tapos, pag uwi mo ng bahay, pagod ka, nag-ayos ka ng module, or something na napagod ka, nag-isip ka, syempre. Tapos, pagdating mo sa bahay, gusto mo pahinga na lang, manood ng TV, or ano. Tapos, may task ka pa, may chores ka pang gagawin. Diba temptation yun? Yung gusto mong may prayer night ka, tapos gusto mong manood na lang muna ng TV. Isa rin po yun. No? And then, have a regular prayer partner to whom you hold yourself accountable. Yun talaga. This is a good start po tayo. Yung nagkaroon po tayo ng community, meron po tayong prayer Bible study every Saturday, and then including po yung iba ko pong mga organization for prayer nights. So, kailangan accountable tayo. Kailangan dedicated po tayo doon. Para hindi tayo makabitaw. Diba pag po nahaluan yan ng ibang task natin na ano, yun yung nagiging temptation po natin. Nawawala po tayo sa focus. Po. Walk closely with God. Read His word regularly. At least every day. Sabihin na natin, nag-post halimbawa si Ate Bing ng Bible Gateway. Di ko siya nabasa ngayon ng araw. Napagod ako maghapon, halimbawa. Gagawin ko niya, babasahin ko kung nabukasan or
bawa nag-post si Tita Bing ng umaga, babasahin ko yan sa gabi. Nakakatulong. Nakatulong po yun. Po closely with God. Read this word regular. Ito po ang naging major change sa akin. Yung nagbabasa ako ng Bible na everyday. Na I do not regularly do it before, honestly. Though nagdadasal ako, nagsisimba ako, hindi regular yung Bible reading. Yun yung in-improve ko ngayon. Yun po, ito conclude, whenever we sin, our only recourse is to confess and cry out. Kailangan po natin sabihin yun, Lord, forgive me. Lord, patawad. With humble heart. Kailangan po sincere. Hindi yung humingi lang tayo ng patawad para sabihin lang na wala na tayong kasalanan. Ang totoo pong nagkakasala ay humingi ng patawad sa Diyos at nangangako na hindi na muling magkakasala. At hindi na niya gagawin muli yung kanyang kasalanan. At iiwasan niya. Kung lumalapit mo yung kasalanan na yan, tempting siya, iiwasan po niya yun. Iisip po siya ng paraan para hindi po siya maging malapit dun sa kasalanan na yun. So, Lord, forgive me. No amount of excuses or alibis can ever be acceptable. Hindi pwedeng dahil, Lord, kaya ako naman po ginawa yung kasalanan na yun kasi po ganito, ganyan. Hindi po tayo pwedeng mag-excuse kay Lord. Aminin po natin na tayo nagkasala. Huwag na po tayong gumawa ng excuses na dahil lang po nagawa kayo kasalanan ninyo kasi po si ganyan, o kasi po ganito po ganyan, hindi po yun acceptable kay God. Ang acceptable po kay God ay yung aminin natin at tayo ay magpakumbaga sa Kanya. Yun po. At mangako sa Kanya. Though we are not perfect, ay mangako tayo sa Kanya na iwasan natin na maulit yung kasalanan na yun. At yun ang makakapagpa lugod sa Kanya. Yun po yung makakapagpalapit sa atin at magiging we have a special place in God's kingdom. Yun po yung sinasabi niya pangako na we have a special place in His kingdom kung tayo ay nasa Kanya at hindi tayo nagkakasala. So what our Lord wants is a broken and contrite heart. Hindi po gusto ni Lord yung sabihin, Lord, okay ako, okay yung ano ko. Ang tinatanggap po ni God ay yung talagang nagbabalik loob sa Kanya. Yung totoong nagbabalik loob. True repentance po. Yun po yung kailangan. At dun niya ibabalik yung saya, inner joy, inner in and out joy. Yung the beauty within sa atin and a right spirit, yung guidance ng Holy Spirit sa atin ay hindi mawawala. At napapansin niyo po, kapag tayo mga anak ng Diyos ay araw-araw na ginagawa natin, hindi po natin napupuna na yung bawat ginagawa natin, nililid tayo ni God doon sa bagay na alam niya na makakapagpabuti sa atin. Yun po. Parang nakiklens yung daan. Kapag po nagpe-prayer lagi tayo sa Kanya. Yun po yung personal experience ko with the Lord. Yun po yung na-share ko po sa inyo. How about po kayo yung sa inyo po na bago po tayo mag-end? Anyone po? Hello. Hello po. Narinig po ba ang kanina? Ayun. Yun. Oh, okay na po. Medyo late na rin po. 11:30 na pala. Nalibang ako sa pag-share. Yung po yung ano. Ikaw yun. Okay na po. So, yun po ang ano. Hello, Kikoy.